Hi everyone, samahan niyo ako ngayon guys. Gagawa tayo ng isang napaka-cute at napakagandang cake na pwede natin ipangregalo ngayong Christmas at pwede rin po natin ito ipang giveaways. Ayan, napakasimple lang nito at napakadali lang niyang gawin, kaya tara umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung pinaka-cake base niya. Ayan, bali dalawang flavor yung gagawin natin guys. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng dalawang flavor na isang butter mixture lang yung gagamitin natin. Minix ko na pala yung ating egg yolk at saka yung ating sugar hanggang sa mag-light and fluffy lang siya, hanggang sa ma-dissolve na rin yung ating sugar. Then ilagay na natin yung ating canola oil. Pwede po kayong gumamit dito ng vegetable oil. Pero wag lang po yung coconut oil guys, kasi mag-iiba yung may aftertaste kasi kapag coconut oil yung gagamitin natin. Sunod na rin natin yung ating water at saka yung ating vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa mahalo na yung ating mga liquid. Sasalain naman natin ngayon or isift lang natin yung ating mga dry ingredients dito sa ating mixing bowl. Haluin lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating butter mixture or wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Tandaan din po natin na once na nilagay nyo na yung flour, huwag po natin i-overmix para hindi po kukunat yung ating cake kasi may gluten din po dun sa ating flour. Ayan, then dito guys, tinimbang ko lang yung ating butter mixture or para malaman natin kung ilang gram siya para hatiin natin siya dun sa ating dalawang flavor. Ayan guys, bali 863 lahat yung timbang niya. So hatiin natin siya ng 431.5 yung mixture natin. Kung marunong naman kayo magtansya guys, hindi nyo na siya kailangang timbangin pa. Para naman sa ating flavor, meron tayo dito ng strawberry flavoring at saka mango flavoring. Ayan, Bakersfield yung tatak nito guys. Ayan, or yung brand niya, nabili ko lang siya sa baking store. Kung wala naman kayong mango flavoring, pwede naman guys yung dinurog na mango, yung hinog, pwede kayong maglagay dito ng 1 tablespoon or 2 tablespoon. Then dito naman sa ating strawberry, pwede rin po kayong maglagay ng strawberry jam kung wala po kayong strawberry flavoring. Or kung wala naman guys, pwede naman plain vanilla chiffon lang yung gagamitin nyo dito. Then doon na lang kayo babawi sa toppings mamaya. Then dito naman sa ating isang mixing bowl, nilagay ko na yung ating egg whites. Then ibit lang natin ito or i-mix lang natin siya hanggang sa mag-foamy lang siya. Then ilagay na natin yung ating cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede kayo maglagay ng white vinegar or lemon juice. Same amount. Then kapag nag-protein na siya guys, ilagay na natin yung ating sugar pa konti-konti. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Then, continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff na yung ating meringue or yung ating meringue. Ayan, same lang naman ito guys dun sa mga chiffon na ginawa natin before dun sa ating mga videos. Then, ayan, kapag nakikita nyo nakatayo na yung inyong meringue, pag angat nyo ng inyong beater, ayan, pwede na ito guys. Lagay na natin siya dito sa ating butter mixture. Hatiin din natin ito guys ng sa dalawa yung ating meringue para dun sa dalawang flavor ng ating mixture. Dahan-dahan lang din po yung pag-fold natin ng ating meringue dito sa ating cake batter para hindi bumagsak yung ating cake or hindi ma-deflate yung ating meringue. Ayan, kapag nakikita nyong pantay na yung kulay ng inyong butter mixture guys, pwede na yun, huwag nyo na siyang i-overmix. Then, same procedure lang din dito sa ating strawberry flavor. Ibuhos na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Kahit anong baking pan naman yung gagamitin nyo dito guys, wala namang problema kasi dudurugin pa natin siya mamaya. Kaya kahit anong baking pan yung gagamitin nyo dito. Pero kung balak nyo siyang gawing buong cake, pwede nyo, or 2-layer cake, and pwede nyo siyang i-bake sa dalawang 8 inches na round pan. Itap lang natin ito para maalis yung mga air bubbles. Then i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes. Depende po sa inyong oven guys, i-check nyo na lang kasi hindi po tayo parpareho ng mga oven. Then after baking or after natin siyang kunin sa oven, itaob lang natin siya dito sa ating cooling rack. Then palalamigin lang natin siya. Kung saan naman siyang natatanggal guys kapag
malamig na siya kahit wala tayong nilalagay na baking paper sa bottom part ng ating baking pan. Then ayan na siya guys, malamig na yung ating cake. Tatanggalin na natin siya ngayon dito sa baking pan. Kung gusto niyo naman guys na buong cake yung ganito, pwede niyo na siyang icingan na ganito, lagyan lang siya ng filling. Gawin niyo pwede itong dalawang layer guys, itong binake natin dito sa 7 inches na baking pan. Ayan, pwede ito maging dalawang layer guys, hatiin niyo lang siya. Ayan din, ayan guys, napakalambot ng ating strawberry chiffon. Then ito naman yung mango cake natin or mango chiffon cake natin. Then ito yung sinasabi ko guys, dudurugin naman natin siya kaya pwede natin siyang i-bake sa kahit anong baking pan na available sa ating kitchen. Then ayan guys, papakita ko pala sa inyo, meron tayong technique dito para maging maganda yung crumbs ng ating cake, pantay lahat yung crumbs niya. Kasi kapag ayan guys, kapag kinamay natin siya, parang hindi siya pantay yung pagkadurog niya, kaya gumamit tayo dito ng grater. Ayan, meron naman tayo dito sa ating kitchen. Ayan guys, tingnan nyo yung crumbs nito, napaka pantay lang at napakaganda niyang tingnan. Then same lang din doon sa ating mango, ganun din yung gagawin natin. Ayan, pwede nyo rin siyang gamitan ng food processor guys, pero kung wala kayong food processor, mas maganda yung grater yung gagamitin natin. Then ito naman sa ating toppings at saka sa ating filling, meron tayo nitong mango at saka strawberry. Gumawa din pala ako dito guys ng white chocolate ganache. Then ito naman ay optional lang guys, pwede naman kahit wala na nito. Then nilagay ko lang siya dito sa microwave ng 60 seconds, bali 30 seconds interval po yun, hanggang sa mag-melt na yung ating white chocolate. Then i-mix lang natin hanggang sa mag-glossy na siya. Then set aside lang muna natin ito. Para naman sa ating icing, pwede tayong gumamit dito ng Ever Whip or itong Anchor na whipping cream. Kung gusto nyo nga masarap pero medyo mura, ayan, pwede kayong gumamit ng Ever Whip. Pero kung gusto nyo gawing special yung inyong icing, ayan, pwede kayong gumamit ng Anchor. Medyo may kamahalan nga lang siya guys, pero masarap talaga siya. Ibit lang natin ito hanggang sa medyo lumapot na siya guys, or papunta na siya dun sa stiff peak stage. Pero mga 60% pa lang siya guys. Then bago natin ilagay yung ating cream cheese, hindi natin pwedeng gawin mo ng stiff peaks yung ating whipping cream bago natin ilalagay yung ating cream cheese, kasi baka ma-overmix na natin siya, magtutubig na siya guys. So kailangan medyo malabnaw pa yung ating whipping cream bago natin ilagay yung ating cream cheese. Then ito namang cream cheese pala guys, optional lang din ito, pwede namang kahit wala lang yung ating cream cheese. Gusto ko lang siya gawing special guys para mas masarap yung ating icing, kasi papang regalo ko ito guys, yung ating cake. Then ito na siya guys, smooth na yung ating icing. Yeah, set aside lang muna natin ito. Then ito yung ating white chocolate ganache, din nilagay ko lang siya sa piping bag para madali natin siyang i-drizzle mamaya dun sa ating cake. Para naman sa lagay ng ating cake, ayan, ito yung ginamit ko dito guys. Ilagay ko rin yung link ng store nito sa ating description box para kung gusto nyo pong bumili, pwede po kayong bumili dun. Then ito, meron pala dito ng cake color guys, yung acetate at yung tawag dito. Bumili din ako dito sa online. Ayan, kailangan natin dito guys kasi para hindi matapon yung ating cake crumbs. Pwede nyo rin naman siya guys na hindi gamitan ng acetate or ng cake color. Ipapakita ko mamaya yung technique din kapag naglagay na tayo ng cake dito sa ating lagayan. Then ayan guys, nilagay ko lang siya ng scotch tape sa gilid para hindi bumuka yung ating acetate. Mag-assemble na tayo ngayon ng cake. Maglagay lang tayo dito ng mga 3 tablespoon ng cake crumbs dito sa ating unang layer. Then lalagyan lang natin siya ng icing. Spread lang natin evenly yung ating icing hanggang kaya natin. Kailangan pantay yung ating icing guys para maganda siya tingnan. Then kailangan din po yung icing natin nakadikit po siya dito sa ating acetate para hindi po siya magkaroon ng gap or yung parang butas-butas. Then nilagay ko na yung ating strawberry. Then naglagay ako ulit ng icing dito. Dito sa ating unang cake guys, na nakalimutan ko siya lagyan nito ng white chocolate ganache. Pero ayos lang naman. Pag plain vanilla chiffon naman yung gagamitin nyo dito guys na cake. Ayan, pwede kayo maglagay ng iba't ibang klase ng fresh na fruits. Ayan, pwedeng pineapple or kiwi or mga grapes. Ayan, depende na sa inyo guys kung anong fruits yung gagamitin nyo dito. Then ayan yung pinaka last layer natin, naglagay tayo ng konting icing lang, then another layer ng cake crumbs,
Depende naman sa inyo guys kung paano nyo i-layer yung inyong cake. Pwede naman yung pinaka-top or yung pinaka-last layer. Pwede yung lagyan ng purong strawberry lang yung top. Sa akin guys, konting strawberry lang yung nilagay ko dito sa top. Kasi medyo may kamahalan din yung strawberry ngayon. Kaya cute din naman siya tingnan yung ilagay natin na strawberry sa ibabaw. Ilagay na natin yung fork dito sa gilid or yung kanyang tinidor. Kasama na pala siya guys sa lagayan kapag binili nyo siya, isang set na siya. Then ayan na yung ating strawberry shortcake. Ayan, then same lang din dito sa mango shortcake natin guys. Same procedure lang din, maglagay kayo ng unang crumbs ng inyong cake. Then maglagay kayo ng icing. Then yung inyong fresh fruits or yung inyong mango. Then another layer ulit. Paulit-ulit lang yun guys. Ayan, ilagay na rin natin yung ating white chocolate ganache. Then again po, ito po ay optional lang. Pwede naman kahit wala. Then i-press lang din pala natin yung ating cake crumbs para sumiksik siya dito sa ating lagayan. Then ayan na siya guys. Napaka cute niyang tingnan. Ito palang fork na kasama niya guys. Ayan, mahirapan pala tayo itong gamitin natin dito sa ating cake. Kasi crumbs yung ginamit natin dito or yung nilagay natin. Pero kung yung isang technique guys na ipapakita ko sa inyo mamaya, pwede yun dito sa ating kasamang fork or dito sa ating tinidor, yung isa. Ito yung sinasabi ko guys, pwede nyo siyang i-cut individual. Gumamit kayo ng pang cutter or yung parang cake ring na maliit. Ayan, i-cut nyo siya para buo siya yung inyong cake. Ilagay nyo siya dito sa loob. Hindi nyo na rin siya kailangan guys lagyan ng acetate o yung cake color. Then yung icing na gagawin nyo siya yung parang border. Ipapipe nyo siya sa gilid, then lalagyan nyo siya ng palaman sa gitna. Hindi nyo na siya kailangan lagyan ng acetate or yung cake color kapag yun yung technique yung gagamitin nyo. Then dito pala guys, kung gusto nyo makamura kasi medyo mahal nga yung strawberry, pwede po kayong gumamit ng strawberry jam. Ayan, marami naman ito sa grocery guys. Then dito guys, naglagay ko dito ng border sa gilid dito sa pinaka last layer sa taas. Ayan, maganda rin siya tingnan guys. Basta nasa inyo na guys kung paano siya i-decorate yung inyong shortcake. Gumawa din pala ako nito guys sa tin can. Ayan, pwede nyo rin siyang ilagay dito. Gaya ng sinabi ko nakaraan, mas safe siyang i-travel. Or lalo na kapag ipapadeliver nyo siya kapag naka-tin can siya. Then ito na yung ating shortcake. Naglagay ako ng konting sticker. Ito na lang kasi yung sticker na naiwan sa akin guys or yung natira. Nag-add lang din pala ako dito ng ribbon. Ayan, para mas maganda tingnan. Lalo na kung pang regalo natin siya. Itong mga ganitong cake guys, ayan, mas maganda talaga siya kung naka-chiller kasi fresh yung mga fruits na nilagay natin sa kanya. Then bago natin siya ibigay or ipang-benta, dapat chilled muna siya at least overnight. Ito na yung ating mango and strawberry shortcake. Ayan, napaka-cute at napaka-elegante niyang tinan guys. At sigurado akong matutuwa yung pagbibigyan nyo dito dahil napaka-cute niya. At parang ayoko siyang kainin guys dahil ayoko siyang masira. Hindi lang po siya cute, napakasarap din itong mga cake na ito. Ang storage pala nito guys ay 1 to 2 days sa aircon room, then 3 to 5 days naman sa chiller. Ayan, kasi may mga fruits kasi tayong nilagay guys, then fresh pa talaga yung nilagay natin kaya medyo madali po siyang masira kapag nasa room temperature lang siya. Ito naman yung naka-tin can, ayan, nilagyan ko rin siya ng ribbon. Ayan, sana nagustuhan niyo itong recipe ngayon na i-share ko sa inyo at sa ating mga pang gift ideas. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi!